Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng Fettuccine Alfredo. At ito yung mga gagamitin nating ingredients. Cooked fettuccine. Pakisundan na lang yung instructions na nakalagay sa box. Fresh milk. Heavy whipping cream. Salt. Ground black pepper. Cooked bacon. Shredded Romano cheese. Shredded Parmesan cheese. At egg yolks. Umpisa na natin ang pagluto ng fettuccine alfredo. First step, kailangan natin ng isang cooking pot or isang casserole. Papainitin na natin to and then lalagyan natin yung milk. Papabayaan lang natin kumulutong milk. Then, we'll move on to the next step. After kumulo yung milk, ilalagay na natin yung heavy whipped cream. Hahaluin lang natin to. And then, we'll bring this to a boil again. Once na kumulo na ito, pwede na natin ilagay yung Parmesan cheese. And yung Romano cheese. Then, stir lang natin. Next, kukunin natin yung eggs and then we whisk lang natin. After this, kukuha lang tayo ng konting mixture nitong niluto natin. Ihalo lang natin sa eggs. Then, itutuloy lang natin yung pag-whisk. After this, ihalo na natin yung eggs dito sa ating lutuan. Then, stir lang natin. Lulutuin lang natin to hanggang sa mag-thick na. Kapag thick na yung sauce, pwede na natin ilagay kanina yung fettuccine na naluto na natin. So, ilalagay lang natin unti-unti. Then, pagkilagay natin, kailangan lang natin itoss. Para yung sauce kumalat dito sa fettuccine. Turn off natin yung heat. Then, kapag sigurado na tayo na nahalo na natin mabuti, optional ingredient would be yung bacon. Na-crumble lang ito. Hinahalo ko rin dito. Pero of course, pwede rin yung gawin to ng walang bacon. After mixing everything together, ilipat lang natin to sa isang serving plate. Then, serve natin. Para sa exact measurements ng ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After nating malipat sa isang serving dish, ito na ang ating fettuccine alfredo.